And hi everyone, welcome back sa aking YouTube channel. So sa video na ito, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng online virtual pag-ibig account gamit ang cellphone. At kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe para updated kayo sa iba pa mga tutorial videos na i-share ko dito sa aking YouTube channel. So start na tayo. And so una natin gagawin, punta tayo sa ating Chrome at i-type natin ang virtual pag-ibig. Pagkatapos, click natin itong virtual pag-ibig. And pagkatapos yan, lalabas itong data privacy. Check lang natin itong box. At pagkatapos, proceed na tayo. Yan, so pagdating dito, hindi pa tayo pwede mag-login agad. So kailangan muna nating i-click yung create account para makagawa tayo ng ating account sa pag-ibig. Tapos, click natin yung continue. So, meron tayo dito tatlong paraan para makapag-create ng ating virtual pag-ibig account. So, may tatlo tayong option na pwedeng pagpipilian. Yan, unang-una, itong Via Loyalty Card Plus. So, ito ay para sa mga member ng pag-ibig na meron na silang Loyalty Card Plus. Yung pangalawa naman ay para sa mga wala pang Loyalty Card Plus na gusto mag-register dito sa ating online pag-ibig. So, ito yung Create and Activate Your Account Online. Ayan, at ang pangatlong option naman natin ay para sa ating mga OFW. So, sa next video ko, abangan nyo yung isishare ko sa inyo kung paano naman gumawa ng pag-ibig online kahit wala kang Loyalty Card Plus. So, gagamitin natin yung second option. So, ngayon, proceed na tayo. Ayan, so i-share ko muna sa inyo ngayon yung option number 1, yung merong Loyalty Card Plus. So i-click lang natin itong click here. Tapos, pagdating natin dito, yan, meron tayong tatlo na kailangan pilapan. Unang-una, ilagay natin dito yung ating pag-ibig number. Ayan, pangalawa, i-click natin yung arrow at makikita natin yung mga iba't ibang klase ng bangko. Click nyo lang kung ano yung partner ng inyong Loyalty Card Plus. Tapos ang pangatlo naman, yung 4-digit number na makikita doon sa pinakahuli ng inyong Loyalty Card sa limay bandang likod. At pagkatapos nito, antayin lang natin na mag-send si pag-ibig ng one-time PIN sa ating mobile number. At pag natanggap nyo na yung one-time PIN, i-type nyo na dito at pag na-click natin yung proceed, dadalhin tayo ni pag-ibig dito sa page ng member information. At dito, makikita nyo na yung inyong pag-ibig number at ang inyong pangalan. Yan. Ayan, at sa user account naman po, makikita nyo dito yung inyong email address. Example, may nakalagay dito, juandelacruz@yahoo.com. So, kailangan na ilalagay nyo dito ay yung active email address nyo po. Dahil dito, isi-send ni pag-ibig ang inyong temporary password. Ayan, sa security question for password retrieval naman, meron ditong tatlong question na pipiliin nyo at kailangan nyo sagutan para magamit nyo kung sakaling makalimutan nyo ang inyong ginawang password. Pagkatapos, check nyo lang itong box at i-click nyo yung submit. Pagkatapos po, mag-aantay pa kayo ng email galing sa pag-ibig doon sa email address na ibinigay nyo yung nag-fill up kayo sa inyong user account. At ganito yung email niya matatanggap nyo galing sa pag-ibig. So, makikita nyo yung pangalan nyo. Congratulations, your virtual pag-ibig account has been activated. Pagkatapos, dyan sa baba, makikita nyo yung temporary password. Pagkatapos, click nyo lang yung first time login. At ito yung lalabas. Yan, makikita nyo dito yung email address at saka yung password. So, ilalagay nyo dito yung email address na inilagay nyo nung nag-fill up kayo dun sa pag-ibig account ninyo. And then, yung temporary password na isinend naman ni pag-ibig dun sa inyong email. Ayan, so after nyo po mag-login, dadalhin na kayo ni pag-ibig sa inyong virtual pag-ibig account. Makikita nyo dito yung inyong mga latest updates. Nandito yung inyong regular savings, impetus savings, housing loan, tapos calamity loan, loyalty card plus. At sa payment naman, makikita nyo dito yung inyong pay online at saka account. So dito sa account, pag-click nyo ng account, makikita nyo dito yung inyong change password. So ang gagawin nyo dito, ilalagay nyo dito sa old password yung temporary password na isinend sa inyo ni pag-ibig.
gaya nito. Tapos, create password naman, ilalagay nyo dito kung ano yung password na gusto nyo ilagay at madali nyo lang matandaan. Tapos, i-confirm nyo siya and then submit. At pagkatapos, isulat nyo yung inyong email address at saka yung bagong password na ginawa ninyo para hindi nyo na makalimutan. So, yan lang po. Maraming salamat sa panunood. At sana may natutunan kayo sa video na i-share ko sa inyo ngayon. Hanggang sa susunod na video. Thank you. Bye!